2 Peter chapter 3. Ang pangakong pagdating ng Panginoon. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nilang, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninunong, ngunit wala pa rin pagbabago. Buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig, at sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha. Ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ang paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya na inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kayang nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng mga kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungan, kalooban sa kanya ng Diyos sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito. Ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Gayong hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kawalhatian ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Glory to God.